nakikinis na babaeng ito ay nagnanakaw ng pagkain sa abandonadong bahay nang biglang nakita niya ang binata na may hawak na palakol na naglalakad sa labas at papasok sa bahay. Labis ang takot ng babae. Napahawak na lang siya sa kanyang bibig habang nagtatago sa ilalim ng kama. Ngunit sa kabutihang palad, ang batang lalaki ay pumasok lamang upang kumuha ng mga bagay-bagay at hindi siya nakita. Matapos matiyak na ang batang lalaki ay wala na at malayo, nais ng babae na tahimik na makatakas mula sa abandonadong bahay. Kaagad na tumakbo siya palayo, nod pa siya sa isang sanga sa lupa. Hindi umimik ang babae nang nakita niya. Nakatayo sa harap niya ang binatang lalaki na iyon. Nawala ng pag-asa ang babae. Nagmakaawa siya at sinabing buntis ako ng 2 linggo, medyo walang imik ang binatang lalaki. Sa gantong itsura ko, mukha ba akong isang mamamatay tao? Bumangon ka, huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. Mag-isa lang ang babae sa kakahuyan na iyon. Pagkatapos ay pansamantala siyang napaniwala ng lalaki. Habang nasa loob ng abandonadong bahay, ginagamot ng lalaki ang sugat niya habang kinakausap siya. Unti-unti ang babaeng iyon ay di na nangamba at napanatag at hindi na siya pinaghinalaan. Ang pangalan ng babae ay Sam. Habang nagmamaneho siya pauwi kasama ang asawa, sa kalahatian ng pagmamaneho, naubusan ng gas ang kanilang kotse. Umalis at naghanap mag-isa ang asawa niya ng gasolina at hindi na nakabalik. Sinubukan niyang hanapin at manghingi ng tulong. Hindi inaasahan na nawala siya sa daan. Sa punto na iyon, sinabi ni Tom na nawala din siya. Ikaw at ako ay pareho. Nasira ang sasakyan ko. Nawala ako sa gubat na ito ng ilang araw. Ngunit kahit saan ako magpunta, dito pa rin ako di nadala sa abandonadong bahay na ito. Hindi naniwala si Sam. Paano ito magiging ganon? Nais niyang hanapin agad ang asawa. Pinayuhan siya ni Tom na huminahon. Nakita mo na ba ang panloob na thermometer sa dingding? Kahapon ng gabi ay -5 degrees. Sa palagay mo, buhay pa kaya ang iyong asawa? Medyo desperado si Sam. Nabasa ni Tom ang kanyang saloobin. Kaya gawin mo na lang ito. Manatili tayo dito sa isang gabi. Hintayin ang sunod na araw na dumaan. Kukuha ako ng gas sa sasakyan ko at ilalagay ko sa sasakyan mo. Pagkatapos ay maaari ka nang umalis. Kinabukasan maagang bumangon si Tom, nagpunta upang kumuha ng gas. Nagising si Sam sa kakaibang ingay. Binuksan niya ang pinto. Sa lupa mayroong isang dalagang babae na walang malay. Mabilis na dinala ni Sam ang dalaga sa bahay upang mainitan siya. Pagkagising ng babae, nalilito siya. Ang babae ay nagngangalang Jody. Ang naalala niya lang bago siya nahimatay, nagnanakaw siya sa isang tindahan. Itinutok ang isang baril sa kahiro upang buksan ang kaha. Ang kahiro ay nagsabi sa kanya ng kakaibang mga salita. Ang sabi ng kahiro, bakit hindi ka pumili ng ibang buhay? Ngunit ang napili ng tulisan ay ang magnakaw. Tulad nito, maaari kong ibigay sa iyo ang baol. Ngunit natatakot ako dahil hindi mo magugustuhan kung makikita mo ito. Kung ano ang nasa loob nito, nagblanko ang lahat pagkatapos ay lumitaw siya rito. Matapos sabihin ang lahat tungkol sa dahilan kung bakit siya napunta doon, nagsimulang kausapin ni Jody si Sam. Pero hindi nagtagal, nagtalo ang dalawa. Sinabi kasi ni Jody na nasa New York sila bago himatayin. Siya at ang kanyang kasintahan ay nagnanakaw sa isang supermarket sa New York. Ngunit mahigpit na pinaglaban ni Sam na ang lugar na ito ay Hawaii. Siya at ang kanyang asawa ay pupunta sa Hawaii upang bisitahin ng mga kamag-anak. At sigurado siya doon na hindi siya nagkakamali. Pareho silang nagpalagay na ang bawat isa ay baliw. Ang dami nilang pagtatalo, lalo na silang nagagalit. Sa oras na ito, bumalik si Tom. Sinabi ni Tom na pareho ba kayong nagbibiro sa akin? Wala ba tayo ngayon sa California? Sa oras na ito, talagang naguluhan ang tatlo. Ang tatlong tao ay 1,000-1,000 kilometro ang layo. Biglang nagkita ang isa't isa sa gubat na ito. Marahil dumaan sila sa oras, tatlong tao sa kagubatan na nawala sa kanilang landas. Alinmang direksyon ang pupuntahan nila? Sa huli sa abandonadong bahay pa rin ang bagsak nila. Wala nang natitirang pagkain. Sinubukan nilang tatlo na hanapin muli ang kanilang daan. Ang resulta ay ganon at ganon pa rin. May nahuli sa paa si Jody. Tingnan mo nang mabuti, ito ay tulad ng isang hawakan ng pinto. Sa kakahuyang to, bakit may hawakan ng pinto? Sinira agad ni Tom ang lock ng pinto gamit ang kanyang palakol. Hindi inaasahan na may isang yungib sa loob. Sapat na ang pagkain at inumin. Batay sa petsa ng paggawa sa bote. Ito ay isang bunker ng World War II noong 1925. Nalaman nila na mayroong isang mapa ng Germania. Dahil ang ama ni Sam ay Germania, kaya't makakabasa siya ng kaunting Germania. Sinabi ni Sam na mula sa mga simbolo sa mapa, marahil ay nasa isang silungan tayo sa Poland, Germany. Nagkatinginan silang tatlo. Iniisip ito na magiging madilim. Nagdala sila ng pagkain, binitawan sa lupa. Doon, nakita nila at nagulat sila. Bumalik ulit sila sa cabin na iyon. Pakiramdam na tila walang ng pag-asa. Napagod ang tatlo at nagpa siyang magpahinga ng isang gabi. Nang gabing iyon, sinabi ni Jody kay Sam ang kanyang kwento tungkol sa pagnanakaw. Ipinakita rin sa kanya ang perang ninakaw niya. Ngunit iniisip ni Sam na nagbibiro lang siya, sapagkat ang taong naglabas ng panukalang pera ay noong 1984. Hanggang sa sinabi ni Sam, ang panukalang pera na ito ay di pa inilalabas. Pagtapos makinig si Jody ay nagulat siya at di nakapagsalita. Agad na tinanong si Sam kung anong taon na ngayon. Sinabi ni Sam na 1962. Hindi alam ni Jody ang sasabihin. Ipinakita niya kay Sam ang petsa ng paggawa sa kanyang fur coat. Taong 1984. Pareho silang hindi makapaniwala dito. Kaya't mabilis na tinanong si Tom kung anong taon na ngayon. Sinabi ni Tom na 2011. Sa oras na ito ay talagang nasisira na sila ng ulo. Ayon sa sinabi nila, si Sam ay maaaring ina ni Jody. Maaari ding maging lola ni Tom. Sa panahon mismo na hindi alam ng tatlo kung paano, may putok ng baril silang narinig sa labas. Agad na sumilip si Tom upang tignan ito sa salamin. Isang lalaki na may mahabang baril ang dumating. Akala nila kilala nila ang mga ngaso. Agad na nagmadali na lumabas. Pagkalabas nila, nalaman nila na isang sundalong Germania. Ang sundalo ay walang sinabi, pinalo niya si Tom ng baril. Pagkatapos ay tinali silang tatlo, kinabukasan ng umaga. Matapos magkamalay muli ay naintindihan niya rin. Ngayong taon ay hindi 1962, hindi rin 1984, at lalong mas hindi
hindi 2011. Ito ang taong nakalimbag sa bote ng alak, 1932. Napadpad sila sa oras ng World War II. Ang lalaking iyon ay isang sundalong Germania. Dahil sa sitwasyon ng gera, kailangan niyang itali ang tatlong Amerikanong ito. Ngayon pumasok na ang sundalo. Inilabas niya si Tom at tinali. Pagkatapos ay pumasok upang tanungin ang dalawa pa. Sa sandaling iyon, nakita niya ang kwintas sa leeg ni Jody. Agad na nagalit ang sundalo. Tinanong siya kung saan niya nakuha ang kwintas na ito. Sinabi ni Jody na ito ay mula sa kanyang ina. Ang sundalo ay hindi naniwala kasi ang litrato sa pendant ay asawa niya. Sa sandaling iyon biglang naalala ni Sam. Sabihin sa kawal na mayroon din siyang kwintas na ganyan. Silang apat ay iisang henerasyon ng pamilya. Ito ay lumalabas na ang taong nasa larawan ay hindi lamang asawa ng sundalong iyon. Ngunit pati ang ina ni Sam at pati ang lola ni Jody. Pinagpalagay ni Sam iyon. Si Tom ay maaaring maging anak ni Jody. Isa silang pamilya. Pumunta sila kay Tom upang tanungin siya kung mayroon din siyang kwintas. Ngunit si Tom ay tahimik na tinanggal ang pagkagapo sa kanya. Ginamit niya ang kanyang siko upang patumbahin ang Germania. Pagkatapos ay tinali siya ng tatlong tao sa loob ng abandonadong bahay. Ang tatlong tao ay nagsimulang talakayin lahat. Sabi ni Sam, ang kanyang ama ay isang sundalong Germania at siya ang taong nasa harapan niya mismo. Namatay siya sa isang air raid noong World War II. Pagkatapos ay nag-asawa ulit ang kanyang ina sa isang Amerikano. Sabi ni Jody kay Sam, ang iyong ama na asawa ko rin. Namatay kasama sa gera sa Vietnam. Walang akong ibang kasama nung ipinanganak kita. Pagkatapos ay namatay dahil sa kahirapan sa panganganak. Habang sinabi ni Tom kay Jody, ikaw ang aking ina. Ikaw ay nahatulan ng kamatayan dahil sa pagnanakaw at pagpatay. Naipanganak mo ako bago ka patayin. Pagkatapos lumaki ako sa isang bahay ampunan. Dahil sa pagkakaroon ng ina na mamamatay tao, madalas akong minaliit ng mga tao. Pagkatapos ay binaril ko ang isang pastor na nag-frame sa akin hanggang sa mamatay. Tapos pinatay ko ang sarili ko. Matapos maunawaan ang pagkakakilanlan ng bawat isa, nagmamadaling pumunta si Sam upang pakawalan ang kanyang ama, upang tanungin sa kanya kung ano ang nangyayari sa salitang Germania. Ngunit mahirap para sa sundalo na tanggapin. Naaalala lang niya ang kanyang tungkulin. Pagkatapos ay kinuha ang baril at umalis. Sa sandaling ito biglang natanto ni Tom kung sila ay nasa nakaraan. Maaaring mabago nila ang hinaharap. Paano kung ang sundalo ay hindi namatay sa pagsalakay sa laban? Pagkatapos ang ina ni Sam ay hindi muling mag-aasawa at ipapanganak ni Sam ang kanyang anak nang nasa tabi niya. Kung gayon hindi siya mamamatay dahil sa paghihirap sa panganganak, si Sam ay hindi mamamatay sa pagsilang. Pagkatapos ang kanyang anak na babae, si Jody ay hindi mawawalan ng ina at di magiging isang arbitrary at marahas na tao sa landas ng nakawan at pagpatay. Ngunit kung si Jody ay hindi nagnakaw at pumatay, pagkatapos ang kanyang anak na si Tom ay hindi makikilala bilang anak ng mamamatay tao at syempre hindi siya magpapakamatay. Upang mabago ang lahat ng iyon, kailangan nilang iligtas ang sundalong iyon upang magpatuloy na mabuhay. Sa pamamagitan ng kaunting impormasyon, ipinagpalagay nila na ang sundalo ay mamamatay sa pagsalakay sa himpapawid ngayon. Kailangan nilang mag-isip ng isang paraan upang mahimok ang sundalo na pumasok sa bunker. Ngunit ang sundalo ay hindi sumunod, nais lamang niyang makumpleto ang misyon. Nakakita ng paparating na air raid. Hindi alintana ni Tom na tututukan siya ng baril. Sa pilitang hinawakan ng sundalo, dalawang tao ang nag-aaway. Nagkakagulo ng husto, nagpaputok ng baril ang sundalo. Hindi inaasahang binaril at tinamaan si Jody. Mabilis na dinala ni Tom ang kanyang ina at tumakbo sa patag na lupa. At sabihin kay Sam na bantayan si Jody. At huwag siyang hayaang mamatay. Paano kung mamatay si Jody? Sabi ni Tom, di mawawala din ako. Matapos sabihin yun, nagpatuloy siya sa paghabol sa sundalo. Nagpatuloy ang laban ng dalawang tao. Labis na nagalit ang sundalo. Nagpasya siyang magpaputok. Sa pagkakataong ito, di man lang siya tinamaan ng bala. Biglang si Jody ay namatay na. Sumugod si Sam upang sigawan ng kanyang ama. Ginawa mo lahat. Ikaw ang pumatay sa kanila. Kung nais mong aisalba ang mga ito, kailangan mong magtago kasama ako sa silungan. Parang naintindihan ng sundalo ang sinasabi ni Sam. Bago nangyari ang pagsalakay sa hangin, nakatakas siya at nakapagtago sa silungan. Nakaligtas sa kamatayan. Sa parehong oras na iyon, ang kanilang kapalaran ay nabago. Nagkaroon ng mga magulang sa tabi nila. Si Jody na isang marahas na babae, naging maamo at eleganteng babae. Ngunit ang lahat ng mga bagay na ito ay isang pasasalamat sa may-ari ng pamilihan. Ang pelikulang Enter Nowhere ay hindi pinahahalagahan dati. Ngunit ginulat na ito ang lahat. Sa wakas makakapagtanong ako sa inyo, kung mayroon kang isang pagkakataon upang bumalik sa nakaraan, ano ang gusto mong sabihin sa iyong sarili? Thank you.